father ay buhay naman siya, pero malubhang natamaan talaga yung ano niya, yung kaliwang braso niya, dislocated talaga siya. Akala nga namin nung una ano siya, alam mo yun, tegi na kasi hindi na siya gumagalaw, pero ayun, buti bigla siyang gumalaw at hindi siya pinakilos muna syempre, para alam mo yun, baka mamaya mabigla may dugong ano, mag internal bleeding ganun, kaya inano muna siya, kinakausap para hindi rin makatulog. O yun, buti buhay. At ayan, mag-iingat na lang tayo palagi, lalo sa mga ganong klaseng panahon, ang dulas ng kalsada dahil galing ng pag-ulan. Ayun, aksidente, hindi talaga may iwasan, pero sa dulo nito, kita-kita naman na walang kasalanan yung nabara. Para sa akin, kasi matulin lang talaga yung takbo ni brother, siguro hindi niya na na-control yung brake niya. Ayun, wala nang ibang paraan, hindi sumalpok talaga dun. Nagkataon naman na yung nabara yung kaharap niya. So, aksidente, ingat na lang talaga next time. So, yun, sa iyo, brother, ingat. Sana maging leksyon sa iyo yung nangyari. At marami talaga nadidisgrasya sa lugar na yan. So, ayun. Maraming salamat sa panonood, mga sangkay. Hanggang dito na lang muna. Yes, sir. Mga, may aksidente dito. At tayo dyan. Mabago sa tuyo. Overshoot yung ano eh, yung motor niya. Yung dire-diretso siya dun, sakto ka sa lubong niya yung nabara. Medyo malala yung kalagayan ni kuya dito eh, sa manukan. Ito, ito wala may natawag ng rescue. Ito yung nataling niyang nabara. Hindi yan, ranger. Ayun. Ano sir? Ito. Sana naitawag na ng ambulance kasi medyo malala yung lagay ni kuya. Malala, malala. Ay nako. Ulan kasi kanina eh, dapat hindi na bumabakbak. Ay nako. Ano ba nangyari? Ngayon yung nakasalubong ng ano, motor. Overshoot guys dito sa Manukan. Ay si kuya, sana nakatawag na ng ano, ambulansya. Medyo hindi okay yung kalagayan niya. Ito, sobrang luwag kasi ngayon, gawa ng Sunday, tas maulan pa. Dapat pag gantong ano, doble ingat eh. Dahil mahirap.